So what's up mga idol? Nandito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman. Ito'y patungkol kung paano mag-cutting ng pipe cement. Kung hindi nyo pa familiar yung ating pipe na mayroon siyang cement sa ilalim. Kadalasan ay ginagamit siya sa waterline. So cement coated siya sa ilalim. So sa mga baguhan pa lang, siguro hindi pa sila nakasubok. Kaya para sa inyo, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-cutting ng pipe with cement coated para mabilis yung ating pag-cutting. So para naman sa mga datihan na experience na ng ganito, so alam kong alam na ninyo ang trabaho na ito. So para sa mga baguhan, kung hindi nyo pa alam at wala pa kayong idea kung paano mag-cutting ng pipe cement, sa video na ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-adjust ng kanyang gauge, kung ilan yung PSI na kailangan at saka doon sa ating gas. So guys, sa pagtitimpla pala dito ng ating gauge, ng ating hangin at saka yung ating gas ay nagdidepende sa kapal ng ating pipe. So dito sa ating example ngayon na ating kakatingin ay 12 inch pipe. So yung ang kapal niya ay 5/8. So magtitimpla tayo ng hangin na 40 PSI, sa kanyang gas ay around 10 PSI. So guys, para makakuha kayo ng idea, siguraduhin nyo lang na mapanood ninyo ng buo ang video na ito para mapagkuhanan ninyo ng aral at magamit ninyo sa inyong mga trabaho. At kung bago pa naman kayo dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-subscribe nyo na yan at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. So syempre, panoorin nyo muna itong ating video ngayon bago kayo mag-subscribe. So let's go guys, let's start. So ito yung pipe natin kakatingin ngayon guys. So ayan. So ayan, 12 inch yan. So coated siya ng cement. May cement siya sa ilalim. Ito kasi kadalasan sa mga waterline. Kaya ito may cement. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-cutting ng pipe cement. So unang-una, i-adjust muna natin yung ating gauge sa hangin at saka sa kanyang gas. So ito yung ating hangin, ito naman yung ating gas, yung ating acetylene. So adjust natin siya ngayon. So i-open muna natin siya. So yan, open na siya. So yung ating hangin, yung araw niya nasa 60 kasi nag-cutting ako ng plate kanina. So sa pagka-cutting natin ng pipe cement, kailangan mababa lang yung hangin, hindi masyadong malakas. So i-adjust natin yung ating hangin dito lang siya sa 40. So yan lang yung ating PSI ng ating hangin, kasi depende kasi yan sa kapal ng ating kakatingin. So kung medyo manipis, dito tayo sa bababa sa 30. So ngayon medyo makapal, dito tayo sa 40. So i-adjust natin. Dito tayo mag-a-adjust. Tapos pisilin natin itong nozzle na ito. So adjust pa natin. So ayan. So tama na yung hangin niya, nasa 40. So dito naman sa kanyang acetylene, mag-adjust tayo dito ng mga, dito lang tayo sa 10. Yan. Kaya lang sira na itong gauge natin. Dito na lang ang gumagana sa taas. So dito, dito tayo sa 10 PSI yung kanyang gas. So i-open natin. Yan, ako na lang, tansyahin ko na lang. So yung ating timplada doon sa hangin is 40. So dito naman ay 10.
So tama na yung kanyang setup. So tingnan nyo rin yung hose kung katamtaman lang yung buga ng hangin. Yan, pwede na yan. Kasi guys, kapag malakas yung hangin, ito yung resulta ng malakas ng hangin guys. Itong dito sa gilid niya, malalim dito. So hindi maganda yung pagka-cutting niya. Hindi balance. Nasisira yung semento. So yan. So ipapakita ko sa inyo kung okay yung ating adjustment. So ngayon guys, naka-sit up na siya. Subukan natin katingin. Ayan guys. So yung pipe niya hindi siya humukay doon sa gilid. Kasi pag malakas yung hangin yan, huhukay yan sa gilid. Kaya kung tamang-tama lang yung timpla ng hangin niya, buo pa rin yung pipe niya. So yan. Pag malinisan na yan, maganda na yan, tingnan. So ganyan lang yung ating timpla ng ating acetylene oxygen sa pagkating ng ating cement pipe. So kung makapal naman yung schedule ng inyong mga pipe guys, pwede nyong adjustan ng hangin. So matantsahin nyo lang yung kanyang buga, hindi masyadong malakas. Kasi pag yung apoy ay lalapat dun sa simento, tatakbo yan dun sa loob, kaya masisira yung kanyang gilid. Yan, yan, kagayan yan, masisira yung kanyang gilid. So yan, dapat ganito lang yung kanyang buo yung kanyang tubo. So dito banda parang nahukay siya dito sa gilid. So ganun lang mga idol yung ating pagkating ng ating with coated cement na ating pipe. So kung nagtataka kayo kung bakit parang marumi yung ating cutting, so ganun talaga yung ating pipe cement mga boss. Kasi yung apoy na kakating doon sa ating pipe ay hindi yung tatagos doon sa ilalim kasi may semento siya. Kaya yung kanyang mga latak ay yung mga plaques niya ay lalabas doon sa
sa pipe. Kaya marumi siyang tingnan. So ang purpose lang diyan mga boss ay yung ating edge ng ating pipe ay hindi masisira. Kasi pag masisira yon, nababawasan yung ating thickness ng ating pipe. Sa mga normal na plate, malinis talaga yung cutting niya kasi tagos yung apoy sa ilalim. Dito sa cement pipe ay hindi tatagos yung apoy. Bali lalabas yung apoy kaya yung kanyang plugs ay lalabas din. So guys, alam kong medyo mahirap pa ito sa mga baguhan. Kung nandyan naman kayo sa fabrication ng trabaho, ay papractice nyo lang guys at makukuha nyo rin ang tamang pagkakating ng ating pipe. Minsan kasi malaki yung ating kakatingin na may cement pipe. Kakatingin natin siya with grinder, malinis siya. Kaso matagal lang ang ating pagkakating. So kung kailangan natin na mabilis yung ating trabaho, so gagamit tayo ng cutting torch. So kailangan mayroon ka ring idea kung paano nito magkakating. So guys, ito lang muna ang masishare ko sa inyo sa araw na ito. At I hope magagawa pa tayo ng mga another videos pa para makatulong sa ating mga kapwa kabakal na mga baguhan pa lang sa larangan ng piping. So maraming salamat sa inyo guys at mabuhay po kayong lahat. God bless. See you next videos. Thank you.